Isa siya sa award-winning aktor magpahanggang ngayon. Bukod sa pagiging artista sa mga pelikula, isa din siyang komposer. Kinainisan siya ng mga manonood bilang isang kontrabida, ngunit may mabuting kalooban sa tunay na buhay. Ating kilalanin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Jaime Fabregas dito lang sa Si Jaime Francisco Garcia Fabregas ay ipinanganak noong February 28, 1950 sa Iriga City, Camarines Sur, isang Pilipinong artista at musical scorer. Ang kanyang mga magulang ay sina Pedro Fabregas at Isabel Garcia. Ikinasal si Fabregas sa kanyang unang asawa, si Leticia Caballero, kung saan mayroon silang tatlong anak. Ang mag-asawa ay nagpawalang bisa ng kanilang kasal. Ang kanyang mga anak kay Caballero ay dating mga artista, sina Lara Fabregas, Paolo Fabregas at Minko Fabregas. Kinalaunan ay pinakasalan niya ang kanyang pangalawang asawa na si Maria Consuelo Tordesillas, kung saan mayroon silang apat na anak. Dalawa sa kanyang mga anak na lalaki kasama si Tordesillas ay mga musikero, sina Emilio Fabregas, gitarista ng bandang Pilipino na Bonsai Bonsai, at Leandro Fabregas, bassist ng bandang Pilipino na Rusty Machines. Bilang karagdagan sa kanyang pitong anak, si Fabregas ay mayroong ding 12 apo. Nag-aral si Jaime Fabregas ng Chemical Engineering sa De La Salle University at umabot ito hanggang 4th year. Ngunit hindi niya ito natapos dahil nanaig sa kanya ang kanyang showbiz at music career. Noong nasa college siya, nakilala niya sina Peke Galiaga, Leo Martinez, Butch Perez at naging bahagi sila ng school's drama guild. Sinimula ni Fabregas ang kanyang karera sa pag-arte sa teatro bago pumasok sa show business. Naging bahagi siya ng Repertory Philippines kung saan umarte siya sa maraming dula at musikal. Unang sinubukan niya ang pag-arte sa teatro nung siya ay nag-aral pa. Una siyang natutong umarte sa edad na 9 at nag-aral magitara sa edad na 13. Nakasama pa niya si Leo Martinez sa La Salle bilang moderator ng isang acting workshop. Na-discover siya ni Peke Galiaga. Nabigyan ng projects ang kauna-unahang palabas niya sa TV ay pinamagatang The Fabulous Gamboa Show noong 1969 na isang kakaibang palabas. Si Fabregas ay isang dating host ng gag show na 6 o'clock news IBC 13. Isa rin siyang dating wrestling segment reporter ng Pinoy Wrestling PTB4. Kung saan tinawag siyang local na version ng WWE reporter na si Mien Jin Okerlun. Isa rin siyang musical scorer na nanalo ng mga parangal para sa kanyang mga gawa sa mga pelikula, ang Shake, Rattle and Roll, na ipinalabas sa 1984 Metro Manila Film Festival. Tumanggap ng Best Music Accolade, isang pelikula kung saan ginawa niya ang musical score. Ginawa rin niya ang musical score para sa Rizal sa Dapitan at Kutob na ipinalabas noong 1997 at 2005 MMFF ayon sa pagkakabanggit. Ang parehong mga pelikula ay binigyan ng Best Musical Score Award. Nagkaroon si Jaime Fabregas ng mahigit kumulang na 245 palabas sa pelikula at telebisyon. At ang ilan sa mga ito ay ang Black Mamba 1974, Oro Plata Mata 1982, Iyo Ang Tondo Kanya Ang Kabite 1986, Muslim 357 1986, Maging Akin Kalamang 1987, Vigilante 1987, A Dangerous Life 1988, Sa Diyos Lang Ako Susuko 1990 at marami pang iba. Ilang beses ding nanalo ang kanyang mga music score sa Gawa Durian Award at Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival, Gawa Durian Award, Star Awards at FAMAS Award.
Noon pa man ay hindi pumasok sa kanyang ulo ang pagiging sikat at pagiging isang mahusay na artista. Kahit ilang trophies na ang kanyang naiuwi sa larangan ng acting at scoring, walang bahid ng pagmamataas ng kilay. Ang pag-arte ay isang trabaho, hindi isang kayamanan. Wala raw siyang pakialam kung mawala sa kanya ang fame. Kilala si Fabregas sa kanyang papel bilang Lieutenant General Delphine S. Borja sa ABS-CBN action drama series na FPJ's Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin. Behind the scenes, siya rin ang musical director para sa show. Naging miyembro din siya ng dalawang banda noong 1970s. Ang unang banda ay ang Genesis. Ito ay isang jam band. Ayon kay Jaime Fabregas, ang kanyang trabaho bilang character actor ay iba ang level kaysa mga malalaking pangalan sa industriya. Ang kanilang talent fee ay di hamak na mas mababa kaysa mga malalaking bida sa pelikula. Magkaganon pa man, masaya pa rin siya dahil ang kanilang trabaho ay tuloy-tuloy at maraming pwesto sa showbiz. At ang mahalaga, masaya ka sa iyong ginagawa bilang artista at hindi lamang dahil binayaran ka, ayon pa kay Jaime. Ang pag-aartista ay hindi isang minahan ng ginto, ngunit pwede itong magbigay ng kaginhawaan sa iyong buhay kung ikaw ay masipag sa larangang ito, dagdag pa niya. Lumama si Jaime sa maraming pelikula, sitcoms, TV dramas at commercial. Nag-host din siya sa mga magazine shows. Sa kabila ng kanyang showbiz career, siya ay production at merchandising man at composer sa mga pelikula. Noong nakaraang halalan ng pangpanguluhan, nakihalubilo din ito at tahasang kinalaban ang administrasyon at sinuportahan ang kandidatura ni Lenny Robredo sa kasamaang palad na bigo ito. Sabi nga nila, kung ikaw ay nakisali sa digmaang ito, asahan mo matatalsikan ng mga balang naglipana dito. At ito na nga, kamakailan lamang pumalat rin sa social media ang isang post kung saan sinabing patay na raw ang veteranong aktor na si Jaime Fabregas. Kaya naman, nag-post agad si Fabregas para pabulaanan ang naturang fake news. Sa Instagram account ng aktor, nagpakita ito ng pruweba na siya'y buhay na buhay sa pamamagitan ng pagpapakita ng relos na may date. Nag-comment din ito na lahat naman daw tayo ay mamamatay at hintay na lamang ang takdang oras para sa atin dahil lahat ay darating dito, pati na anya ang nag-post ng nasabing siya ay pumanaw na. Sa kasalukuyan, aktibo pa rin si Jaime Fabregas sa mga pelikula at telebisyon. Kahit sa kanyang edad ngayon, malakas pa rin ito at kaya pang gumawa ng kanyang trabaho. Shout out kay Lilian Poblete, Mel, Maricris, Marinel, Roy Vincent Malayo, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.